Gusto ko rin na malaman, Angelina, syempre, recently, your Kuya Diego posted a photo of your beach trip. Diba? Opo. Kamusta yung bonding nyo doon? Can you share us kung paano nabuo yung trip na yun? We were actually planning way before that po. And yung time na yun, that's the only time when we started planning for real na po, yung final plan na po. And we used that time po to catch up on things, to get closer. Each day po, we would, we would always play these card games together. Uno card. Uno, there's this card that he introduced to us po. It's a mafia card po. But it's really fun po. We got to catch up, we got to make kwentuhan. Yun po. Ay, ang saya. Yeah, parang really alam ko yung mafia card, tapos kailangan hindi malaman na nasa iyo yung card na yun, di ba? Opo, yan po. Ay, oh my God, naglaro din kami ng mga friends ko niyan. Super fun. Yun, magpe-pretend ka na parang, hindi ako yung may help. You have to call out their bluff. You have to lie, like, parang ganon. Yes, correct. Ay, Antara, alam ko yung mga laro niyo. Nag-alabutin ka sa kunya niya. Yes. How will you describe naman your Kuya Diego as a brother? As a brother po, he's, you can get really, he's a brother that I can really relate to. I'm really close to, parang best friends po kami. We tell each other anything, and he's someone I'd also go for advice. Oh, bongga. Ang saya nung ganun, no? Dahil ikaw ang panganay sa all girls na magkakapatid. Tapos, siya po yung older brother naman. Yun naman, diba, bongga. Nagbibigay din ba siya ng advice sa'yo pagdating sa mga showbiz na mga ganapan? Kasi syempre, Kuya Diego mo matagal na rin sa showbiz mula parang teens pa siya, diba? Opo. He tells me nga po na don't let the bashers get to your head and to be myself, like what my mom told me, and to trust your manager. Yun po. Speaking of, nabanggit mo yung mga bashers, mga ganyan. Ikaw ba, sa ganda mong yan, nababash pa din? Opo. How do you handle yung mga ganon? Diba? Sa una po, I'd get really affected. Honestly, yeah, I'm confessing it now, I'd get really affected by it because I was pretty young. It was new to me, yung mga bashing, because I didn't know how they'd be like. Pero ngayon po, I got used to it. I got used to blocking out the negativity, blocking out all the hate. Tama yan. Ako, advice ko lang, especially like sa'yo, di ba, you're very beautiful and you're very, very talented, di ba? Don't mind them. Lalo na kung hindi mo naman talaga sila personally kilala. Di ba? Kumbaga parang, that's part of the industry we are in, di ba? Kahit naman hindi sa showbiz, di ba? Minsan nga sa mga kapitbahay, sa mga katrabaho, meron talagang laging may mga nasasabi. But always remember, yung mga comments na mas dapat mong pakinggan ay nanggagaling dapat yan sa mga taong lubos na nakakakilala sa iyo. Diba? Bongga. Good vibes only. Totoo. And sometimes, pwede mo rin naman silang pakinggan kung sa palagay mo, constructive yung sinasabi nila. Yes. It's very different po, constructive criticism and destructive criticism. Very different. Totoo. And alam ko naman, kayang-kaya mo yan. Huwag ka magpa-apekto doon. Gawin mo lang kung ano yung nakakapagpasaya sa'yo at hanggat wala kang tinatapakang ibang tao. E bongga yan, winner at panalo. Ganda. Uh-huh. Question, wala ka bang plans na bago natin pag-usapan yung music mo, gusto ko malaman, ikaw ba, hindi ka ba nagkaroon ng for sure sa school, sa mga friends na join ka naman ng mga pageants like Miss Universe, mga ganyan. May mga ganun-ganun din. Yung mom ko po, she asked me, why won't you join some, sa pageants and whatnot? Yung manager ko rin po. Pero, I don't know. I don't think that's my thing naman po. Also, my height is what's lacking rin po. Pero yun nga, I feel like singing and maybe acting is what I'm passionate about po. Perfect. Yeah.